Marami pong Facebook user ang nakaranas matag sa ilang post na may malisyosong pamagat mula sa isang di kilalang account. Alamin natin kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon at paano makaiiwas sa posibleng online scamming at hacking. Makakasama po natin ngayong umaga si Attorney Angela Marie De Gracia, State Counsel ng DOJ Office of Cybercrime. Magandang umaga po, Attorney Angela. Magandang umaga, Ms. Maris, at sa lahat ng nanonood sa Unang Hirit. Attorney, una po sa lahat, ano po ba ang dapat gawin sa tuwing madedirect yung account mo sa mga sinasabing malicious tagging na ito? Una sa lahat, kailangan natin maging consensual sa lahat ng ating online dealings. Never trust a link just because it was shared to us by a friend. Mm-hmm. Even if we are directed into possible malicious links, there is still hope that hindi tayong mabibiktima if we don't click any further. Mm-hmm. What we need to do is take note of the URL or the link of the post or the page containing the malicious post. Then, meron tayong two options where to report the same. First, we can use the reporting mechanism provided by the social media platform where the post was published. And, or second, we can directly report the incident to the law enforcement authorities for their immediate and appropriate action. Mm-hmm. The first option will lead to the deletion or takedown of the post, while the second action will result in the identification of the persons behind the malicious post. Alright. Ano po ang mga palatandaan ba na yung nakikita mong content sa internet ay hindi dapat pagkatiwalaan o posibleng malicious? Madalas dyan yung mga clickbait, yung mga talagang kontrobersyal, di ba, nakaka-intriga. Pero bukod doon, Attorney, ano pa po ba? Ang aming opisina po ay patuloy na nagpapaalala sa mga publiko na maging mapanuri sa mga nababasa at nakikita sa internet. Mm-hmm. Kami ay nakapagtalanan na ng mga telltale hints na makapagsasabi ng isang website, email, or link ay malicious. Kabilang dito ay ang mga sumusunod. So una, yung paggamit ng URL na nag-uumpisa sa HTTP instead na HTTPS na makikita sa address bar. Ibig sabihin, kapag HTTP, hindi gumagamit ng social or secure connection ang nasabing website. Mm-hmm. Pangalawa, makakabasa ka ng poorly written and grammatically incorrect messages and postings sa nasabing website or email. Mm-hmm. Pangatlo, signed in ang misspelling sa URL na natanggap mo sa email. This may lead you actually to a fraudulent version of the site that you really intend to go to. Mm-hmm. Pang-apat, kung ito ay nag-offer ng mga bagay na too good to be true, mm-hmm, or appealing sa iyong sensation tulad nga ng nasabi mo, or most likely kapag sinasabi na hindi ka paniniwala, isa itong scam or malicious. Mm-hmm. We can spend all morning enumerating common red flags, but at the end of the day, what is important is that you look for signs of legitimacy and use your common sense. Mm-hmm. Do some research and review warnings from other users. Kumbaga, think as many times as you want before clicking a link. Mm-hmm. Ang ganda ng mga tips po ninyo, Attorney, talagang very helpful and useful. Pero sa kaso po ng pag-tag sa Facebook nitong mga nakarang araw, karamihan po ay hindi nila kakilala yung mga nag-tag sa kanila. May mga na-violate bang privacy sa mga ganitong pagkakataon? For now, no, mukha kasing superficial lang yung nakikita mong effect sa pagtatag sa'yo sa Facebook, which is the random tagging of Facebook users in a post apparently containing a lewd content. Hindi natin masasabi agad-agad na may privacy violation kasi ang natag lang naman is your username or yung account mo, which is publicly available sa Facebook. However, we have to bear in mind na in the near future, merong further damage ang mai-incur ng taong natag. This idea is not far-fetched because a malware or yung cause ng malicious tagging is designed to cause extensive damage to computer or computer data or to gain unauthorized access to a computer network. Mm-hmm. So by clicking the link, it's possible that you have downloaded the malware to your computer and the cyber attackers have already gained access to it. Mm-hmm. So if that's the case, maaaring nakakuha na sila ng personal information mo or any other computer data na nakastore sa cellphone or sa account mo. Alright. Kanina, Attorney, nabanggit nyo na mag-report dun sa mga where it is published, no? O kaya sa mga government agencies. Paano po ba gagawin itong reporting sakaling mabiktima ng cybercrime? Anong maaaring gawing aksyon nito? At madali lang po bang makakakuha ng resulta? Kasi minsan pag mag-report ka sa NBI or sa PNPCI,
anti-cybercrime division, eh minsan parang hirap din malaman kung sino talaga yung source ng mga itinatag na ito, yung mga hacking na ganito. So sa mga nabiktima o mabibiktima ng cybercrime, maaari po kayong dumulog sa mga specialized cybercrime units tulad ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division and Anti-Cybercrime Group upang opisyal na magreklamo at maimbestigahan ang iyong reklamo. Maaari rin pong dumulog sa aming opisina, ang Department of Justice Office of Cybercrime, upang makahingi ng legal advice kung ano-ano ang mga kailangan gawin kung ikaw ay mabibiktima ng cybercrime. Makakasiguro po kayo na ang ating mga law enforcement authorities ay regular na sumasailalim sa mga pagsasanay upang maging epektibo ang kanilang pagpapatupad ng batas ukol sa cybercrime. Regarding naman, Marie, sa tanong mo kung gaano katagal yung identify, investigate and pag-identify, no? Depende ito sa complexity ng kaso. We have to undergo certain procedures katulad nitong cases na to na we are dealing with computer data, so we have to comply with the rule on cybercrime warrants at hindi basta-bastang nakukuha itong mga information na to kahit na ba sa Facebook lang siya nakalagay. We have to go through the formal process, so it sometimes takes time to finish or to complete an investigation. All right, maraming salamat po sa mga very useful tips and information na ibinahagi niyo po sa amin, Attorney Angela DeGracia. Ingat po kayo.